Siya po yung... Siya po yung... Ako po yung katulong na kinuha niyo sa Rantonio para maging katiwala sa bahay. Katulong? Katulong na binilhan ng sariling bahay ni Antonio? Do you really believe na maniniwala kami sa'yo? Hindi para sa kanyang bahay. Hindi para sa kanyang bahay! Para kanina yung bahay! Hindi mo sa kanya! Para kanina! Para kanina! Ano para kay Kara? Meron tayong bahay! Ano para kay Kara? Kinuusap ko ni Kara. Gusto niya magsarili. Kaya ako tumili para sa kanya. Sinabi ng dati mo? Para sa iyong bahay? Bakit? Tara! Tara! Sumugod ka! Bakit? Kahit nung sumugod ko! Ano? Tama na! Amuyo tayo! Tara. Lucille! Gusto yung mga si Laura. Boys. Tara. Oh. Masok muna kami, ah. Sige. Kamaya tayo, ah. Okay, alam na. Uy, Edward. Likaw, labas tayo. Ah. Naku, Sarah, hindi pwede. Kasi, kailangan namin mag-record para doon sa bagong album, eh. Baka naman pwede ako muna yung samahan mo. Sarah, kailangan ko mag-focus. Edward, please, sige na, samahan mo na ako. Ano mo mas importante, ako o yung banda mo? Sige na, hoy. Please, kailangan ko lang ng kasama ngayon. Hmm? Sige. Sandali lang tayo, okay? Kasi kailangan ko bumalik bago mag-start yung recording. Naku, o naman. Basta thank you, I love you. Walik ka na, dali na, para makagisa tayo. Ay, kung naman yung pag... Ma, may nakita po akong damit ni Sarah sa kwarto niya. Lalabas lang ho ako mamaya para ho bumili ng gamot ninyo. Para ho malinis natin ang sugat niyo. Sinabing katulong ko kayo. Bakit niyo ako pinagtakpan? Handa naman po ko sabihin yung totoo eh. Nakita ko kung anong klaseng tao si Lucille. Nakita ko kung anong maaari niyang gawin kapag nalaman niyang niloloko siya. Kahit natakot ako, ayoko masaktan ka. Pero mama, hindi ko po kayo katulong. Mama ko kayo. Kayo po yung mama ko. Sa'yo, poprotektahan kita. Mabuti lang ako masaktan kesa ikaw. Sabi ko na nga ba, uuwi ka rin sa inyo? Nako nang hindi. Pumunta lang ako dito para dalhin to, pasalubong sa inyo ni Andy. Ay! Wow! Ang dami naman ito, inaanak! In fairness sa'yo, parang kang di naglayas, parang kang nag-abroad. Ang mama at papa mo ba, nadalaw mo na? Eh, si papa ho hindi pa, pero si mama naman, kasama ko naman dun sa bahay. Ano? Kasama mo ang mama mo? Oo na. Hindi ko nga alam eh. Sa lahat na naglayas, ako yung kasama yung nanay. Kaya nga ako lumayas para mapag-isip.
Alam mo, inaanak, hindi to question and answer portion na laikang may sagot. Hindi to ipaglaban mo na laikang may katuwiran. Misa sa buhay ng tao, kapag may mahal tayo, kailangan nating mag-adjust. Gamitin mo naman ang puso mo minsan, inaanak. Utang na loob, umuwi ka na sa inyo. Nang, pwede ba? Tama na yung pananabon. Pag nakita mo yung buhay ko ngayon, yung bahay ko, ay, yung bongga-bongga kaya. Ang dami-dami kong pagkain, saka ngayon may pera ako. Bakit pa ako babalik sa lupa? Eh, nasa langit na kaya ako ngayon. Wow! O na, alis na ako. Pabigyan na lang to ako na mama at papa. Eh, okay, bakit hindi ikaw magbigay? Parang hindi nyo naman kilala yun. Pa-pride kaya yung mga yun. Tumutong bruhang to. Ikaw, kahit hindi mo aminin, madalas kayo nagkakatampuhan ng mama at papa mo, pero may malasakit ka pa rin talaga sa kanila. Shh! Nang! Sige na, alis na ako. Bye! Tita, ito po magkano? Tay, buwis mo lang yan. Ito ang malalakas na loob. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa ni Lucille. Alam mo ba sa ginawa mo? Na pwede kang kasuhan ni Laura. Na pwede kanyang ipakulong. Ako pa talaga, Antonio? Anong gusto mong maging reaction ko? Anong gusto mong isipin ko, ha? Malalaman ko na bumalik ka ng bahay na palihim sa akin? Tapos bigla na lang kung may nakikita babae na nakatira doon, anong gusto mong isipin ko? Kailan mo ba tinawag na relasyon to kung meron ka pa ng mga tinatago sa akin? Hindi kita niloloko! Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya kabit! Wala akong kabit! Sige! Hindi mo nga sa kabit! Oo, sige na nga! Pero ang totoo, bumalik ka pa rin ng bahay! Itinago mo sa akin para kay Kara! Eh, siguro nga kaya mo tinago sa akin na alam mo hindi ako papayag! Kara is not moving out from this house! Masisisi mo ba yung bata kung gusto niyang bumukod? Antonio! This is not about me! Tungkol doon sa mga ginawa mo! Alam mo, wala namang mangyayaring gulo eh! Kung umpisa pa lang, alam ko na lahat ng mga pinagagawa mo! You better get rid of that house! Kung gusto mong pang maisalba ang natitirang tiwala ko sa'yo, you better make this right! Oh! Ano nangyari? Nalaman ni Mama yung tungkol sa bahay. Sinugod niya si Mama, akala niya kabit ni Daddy. Mas sinabi ko naman kasi sa inyo, umalis na kayo dito eh. Yan tuloy, naabutan pa kayo. Ano ba kasi ginagawa niyo dito? Alam mo, Sarah, delikado na dito. Kailangan mo nang umalis. Sigurado ako babalik si Mommy dito. Teka nga lang, Kara. Gusto mo ba bumalik ako sa barong-barong habang ikaw masaya ka sa mansyon? Ganun ba? Yung bang pinapalabas mo? Sarah, hindi naman yun yung ibig ko sabihin eh. Iniisip ko lang yung kalagayan mo. Hindi ba importante kung nasaan ka, kasama mo yung pamilya mo? Alam mo, hindi ako bata na kailangan paalagaan. Saka nung bata pa lang naman ako kaya ko malagaan sarili ko eh. Saka pwede ba? Huwag mo nga masabi-sabi sa akin na mas importante kasama ang pamilya. Di ba nga iniwan mo kami para makapagpagamot ka? Para magkaroon ko ng magandang buhay? Tama na, tama na. Huwag mo kayo mag-away. Tanyalog na kayo mag-away. Teka nga lang, Kara. Huwag nga kang pagsabihan mo at pagsabihan mo yung mami mong lukaret. Pasalamat siya, hindi ko siya naabutan dito dahil sisiguraduhin ko sa'yo, mangheram siya na mukha sa aspalto. Tama na, Sarah! Huwag mong sabihin na naniwala ka kay Antonio na para talaga kay Kara ang bahay na yon. Come on, Lucille. Don't be stupid. Hindi mag-move out si Kara. Alam nilang hindi nila kayang itago yun sa'yo. You're making a fool out of yourself kung maniniwala ka sa kanya. Harap-harapan ka nang niloloko ng asawa mo. And worst, alam itong lahat ni Kara. Nagtatakipan silang dalawa. Ito. Kinita ko sa pasada kanina. Ano nangyari dyan? Inabutan ako nung asawa ni Antonio nun sa tinitirahan ni Sarah. Ayun, sinaktan niya ako. Ano? Alam ba ito ni Antonio?
dumating sila ni Kara, kaya napigilan nila yung Lucille. Hindi dapat niya sinaktan. Sige, huwag kang maniwala sa akin. Pero maniwala ka sa instincts mo. Asawa ka. Alam ko na nararamdaman mong totoo lahat ng sinasabi ko. Maawa ka sa sarili mo. After all your sacrifices para sa kanila, you don't deserve to be treated like this. Gamitin mo yung utak mo! Tama lang to para sa akin eh. Kasi ako naman ang nagsimula nung gulo eh. Kung hindi ko sana binenta yung sarili ko kay Antonio. Hindi. Dora, hindi man mo alam na may asawa si Antonio. Saka niligtas mo lang ang buhay ng nanay mo. Ayun na nga yung masakit doon eh. Hindi ko naman naligtas yung buhay ni Mama eh. Tapos, ngayon yung mga anak ko yung nahihirapan. Parang haba yung buhay ko na pinagbabayaran yung mga naging kasalanan ko noon. Pero sana ako na nga lang eh. Ako na lang, huwag na lang sana yung mga bata. Tama si Mama. I'm not a fool para maniwala sa mga sinasabi mo, Antonio. Humanda ka. Aalamin ko ang buong katotohanan. And I'll make sure hindi matatapos ang lahat ng ito sa mga hinala ko lang. At kapag nalaman ko ang totoo, I'll give you hell. Hey, Sarah. Okay ka lang? Uy, bro. Sarah. Bad trip yata. Kung sino yung bala. Kung bala dyan. Kain na. Sige, Paps. Nais ka lang? Uy, hindi mo na ako kailangan tayo matapos, ha? Hindi. Ayos lang ako. Masaya naman ako nakasama kita, eh. Problema ka ba? Bakit mo naman nasabi? Ano mo yung sarili mo? Hindi ka maingay. Edward, kasi... na... nahuli si Mama nung mami ni Kara dun sa townhouse. Pagkamal ang kabit ni Daddy, kaya ayun, nagkagulo. Oh, eh bakit nandito ka? Dapat andun ka sa tabi nila. Ayos na tayo dito. Dito na lang tayo. Wala rin naman ako magagawa dun eh. Sarah. Alam mo, minsan na nga lang tayo magkasama eh. Pero pinaparamdam mo pa sa akin, parang ayaw mo pa. Hindi, ang akin lang. Kasi sigurado ko kailangan ka nila sa tabi nila eh. Alam mo, hindi naman ako kailangan dun eh. Dahil sigurado ako na dun yung si Kara. Pumapapal na naman yun. O, hindi lang naman si Kara yung anak eh. Ako ah, sigurado ako yung mama mo. Kailangan ka niya ngayon. Sarah, hanggang kailan ba sila ilalayo sa buhay mo? Kumusta ang muchacha? Inalagaan mo ba? Lala, tinulungan ko lang naman po siya. Dahil dun sa ginawa ni mommy. Mas kinakampihan mo pa yung katulong na yun? Kesa sa mommy mo? Lola, she needs my help. Wala naman po siguro masama sa pagtulong. May sagot ka sa lahat, ano? Well trained to lie. Tama ba? Na nagpaplano ka umalis dito without Lucille's knowledge? Hindi ka makasagot. Dahil alam mong hindi totoo. A piece of advice. Sabihin mo na kung ano ang totoo habang pwede pa akong maawa sa'yo. Dahil sinisiguro ko sa'yo, kapag nalaman ko ang totoo, I will not show you an ounce of mercy. Kung makapagsalita ka naman, parang sama-sama ako. Alam mo ah, sishare ko lang sa'yo. Ako, kami ng mami ko, madalas kami hindi magkasundo. Pero anong ginagawa ko? Sarah, hindi ko siya iniiwan. Kasi alam ko yung pakiramdam niya, at alam ko yung paghihirap niya sa akin para itaguyod ako. Alam mo, mahal ko naman yung mama ko eh. Pero siyempre, hindi naman ganun kadali kalimutan lahat ng ginawa nila sa akin. Oo nga. Pero sana, mahanap mo sa puso mong magpatawad. Di ba ikaw na may sabi sa akin noon that our parents are human. They made mistakes. Alam ko naman, masyado mo sineseryoso yung mga sinasabi ko. Eh, kasi alam ko, sasaktan ka. Pero isipin mo rin, mas okay matulog kung maayos kayo ng magulang mo.
At mas okay, kung hindi mo dadagdagan yung problema nila. Tama? Mabuti naman umuwi ka na! Kailan pa binabala ko malisito sa bahay, ha? Ma'am, alam ko mali yung ginawa ko. Pero ma'am, di rin naman po tama yung ginawa nyo kay Aling Lore. Huwag mong baguhin yung usapan at wala akong pakialam doon sa babaeng yon. Ang gusto kong malaman, kailan pa binabalak umalis dito? Sumagot ka, kinatanong kita! Nag-usap lang ho kami ni Daddy. Hindi naman ho ako bubukod, hindi nyo kailangan magalit. Eh, hindi ka ba pala sure? Eh, bakit ka nagpabili ng bahay sa Daddy mo? Ano? Hindi! Kusang loob kong bili kay Kara yun. Tsaka bakit po tiyatong si Kara ng ganyan? Wala siyang sasagot sa'yo. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. By interrogating your daughter? Dad! Ano sa tingin mo si Kara, kriminal? Masyadong mapaginala. Kinokontrol mo mga tao sa paligid mo. Ngayon magtataka kung bakit gusto niyang bumukod? I'm her mother! Kaya alam ko noon mas nakakabuti para sa kanya. Ngayon, kung gusto niya umalis sa bahay na to, hindi ako papayag. If I say that she's staying in the house, she's staying in the house and that's final! Sa tingin mo, hindi ko nakita kanina. Munti kang muna walang lagsamaan mo. Dad, hindi ko na alam kung ano yung sasagot ko. Hindi ko kaya makita nasasaktan si Mama. Wala bang tiwala sa akin na kaya kong nusutan ang sitwasyon? Dad, ano bang gusto mong gawin ko? Ano bang gusto mong maramdaman ko? Nakikita ko si Mami na sinasaktan si Mama. Dad, sasabog na ako. Hindi ko na kaya. Hindi na naman tutungkol kay Mami. Tukol din to kay Mami. Sobra na sila naapekto sa mga sinungalingan natin at hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kaya itago yung katotohanan. Kara, pigilan mo sarili mo. Sa tagal-tagal natin tinago ang sekreto natin. Ngayon ka mabibigay para itapon lahat ang ilang taong paghihirap natin na itago ang sekreto ng pagkatao mo. Dad, eventually lalabas ang totoo. Hindi mangyayari yun. Dad, nakausap po si Lola. Hindi siya tumitigil sa pag-iimbestiga. Pakiramdam ko, alam na siya. Huwag mong lalahayin ng Lola mo. Malinis ang lahat. Wala siyang malalaman. Ang dapat gawin mo, lumuyo ka kay Lora. Yan ang dapat mong gawin. Hindi siya matamay dito. Dad, susundin ko kayo. Pero huli na ho ito. Hindi ko na ho kayo ahayan na pagtakpan ako ulit o na kahit na sino. Dad, hindi na ako makahingi. Hindi ko na kaya makita si Mami at si Mama nagkakasakitan. At kahit na anong mangyari, sasabihin at sasabihin ko yung totoo. Oh, Andy, tulala ka na naman dyan. Ano na naman ang iniisip mo? Makakatulong ba yan sa ekonomiya ng Pilipinas? Nakita ko si kanina si Sarah kasama mo. Oh, na bakit ka lumapit? Ito nga, oh, may pasalubong sa akin. Oh, ito yung sa'yo, oh. Ay, ang ganda, mamahalin. Ayaw mo ba to? Nalulungkot lang naman ako, kuy. Parang bigati na kasi ni Sarah ngayon. Lalo na siya lumalayo sa akin. Andy, sa puso mo lang lumalayo si Sarah. Pero bilang kapamilya, hindi. Para kanya ng kapatid. Hindi naman eh. Andy, sa nangyayari kay Sarah ngayon, mabuti na yung ganyan lang kayo. Mas kailangan niya ngayon ng kaibigan, higit sa ano pa man. Panggalos mo. Sabi mo, kulang pa. Nako, Daddy, maraming salamat, ha. Siguro naman, alam mo yung nangyari kay Laura at Lucille. Oo nga po eh. Pero huwag kayong mag-alala. Nakausap ko na si Mama na huwag siyang bumalik dun sa bahay. Sarah, hindi lang siya kailangan umalis. Pati ikaw. Pati ho ako? Bakit naman ho? Gusto ni Lucille, ibenta ko yung bahay. Ibibenta ninyo? Eh, di ba nga binigay niyo yun sa akin? Ayaw kong magkagulo kami. At pumayag naman ho kayo. Oo. Hindi mo kilala Tita Lucille mo. Kapag di ko pumayag sa gusto niya, hindi tayo matatahimik lahat. Eh, Daddy naman, paano naman ako? Mas mabuti siguro, bumalik ka muna kay Laura. Hello, Mama. Kamusta po kayo? Okay na ako, anak. Ikaw ang dapat kong tanungin. Kamusta ka dyan? Ayos naman po ako. Kaya lang,
Naghihinala pa rin po si Mami tungkol sa inyo. Yung galit pa rin po siya sa amin ni Daddy. Kaya Mama, mag-ingat po kayo, ah. Oo, anak. Mag-iingat ako. Makulalahanin. Salamat. Ma, si Sara po, sana po sabihan niyo na umalis na po dun sa bahay. Delikado po kasi baka mamaya bumalik dun si Mami. Oo, yun talaga ang balak namin ng Papa mo. Ipapuntahan na nga namin siya. Saka Mama, pasensya na po, ah. Baka hindi po ako ulit makapunta dyan. Oo, anak. Naiintindihan ko. Palamigin muna natin sa sitwasyon. Ang mahalaga, maayos ka dyan. Huwag mo kami aalalahanin ng Papa mo, ha? Sige po. Alam niyo, Daddy, pakiramdam ko para akong daga, eh. Nakikikain, nakikitira. Tago ng tago. Sara, kailangan natin mag-ingat. Kung sakaling bumalik si Tito Lucille mo doon sa bahay, hindi kanya pwedeng makita. Alam niyo, hindi ko tagang maintindihan, eh. Bakit kasi hindi niyo na lang sabihin na kambal kami ni Kara? Hindi mo kilala Tito Lucille mo. Possessive siya kay Kara. At kung nalaman niyang tungkol sa'yo, at kung nalaman niyang anak kayo ni Laura, lalo siya maghihinala na may ibang nangyayari. Magwawala siya. Kapag tinuruan niyang anak, anak ko sa ibang babae. Bakit kasi hindi niyo nalang hayaang magwala para tapos na? Mas malaking mawawala sa akin kapag nasira ang pagsama namin ni Lucille. Maiipit ako. Mahihirapan ako ibigay ang gusto ko. Gusto mo ba yun? Anak, pumayag ka na. Ngayon lang. Tapusin lang natin to. Pangako, babawi ako sa'yo. Tayo. Doon na ba? Kaya naman kung mauna sa atin yung doon, no? Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Ha? May recording kami. Pwede ba dito ka na? Nasama mo muna ako. Alis tayo. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang umalis. Gusto ko lang makalimot kahit sandali lang. Ako, Sara, sorry. Pero pwede mamaya na lang. Tatawagan kita. Huwag mag-alala. Mas importante ba yan kesa sa akin? Masunay mo ba yung album mo? Halika nga dito. Pareho kayong mahalaga. Okay? Pero pangalawa lang ako. Sara naman. I'm trying to compromise. Sige. Bahala ka. Uuwi na ako. Multo. Gulat ka ba na nandito ako sa bahay na binili ng asawa ko? Hindi naman po. Siguro naman pwede akong pumasok sa loob ng bahay. Opo. Opo, bubuksan ko lang po yung pinto. Pasok po kayo. Akala ko bibigyan ako ng bagong property ng asawa ko. Pero, nung nakita ko tong bahay na to, hindi pala talaga nababagay para sa akin. Kasi unang-una sa lahat, maliit. Tsaka isa pa, gusto ko ng mga malalaking bintana. Yung mas malaki pa dito. Kasi ang gusto ko, yung mga taong nakatira doon, yung bang parang walang tinatago. Mamalanggalang lang po, ano po bang ginagawa niyo rito? Meron lang sana akong gustong itanong. Ano po yan? Ano nga ulit pangalan mo? Laura po. Laura ano? Laura Suarez. Laura Suarez. Saan ka nakatira?
Nasaan po ba? Bakit niyo po ba tinatanong? Bakit? Natatakot ka? Baka puntahan kita. Hindi naman po. O so, saan ka nakatira? Sino ka? Ang asawa ko po. Si Ishmael. Asawa? Opo. Magandang araw po. Ano ginagawa mo dito? Sinundo ko lang asawa ko. May mga pinag-uusapan lang kasi kami ng asawa mo. Hindi ba sinabi sa inyo, alis na siya? Hindi. Hindi siya aalis. Anong ibig mo sabihin? Gusto sana kitang bigyan ng trabaho para naman makabawi ako sa mga nagawa ko sa'yo. Gusto sana kitang kunin bilang katulong para sa bahay namin. Naku, Mami. Hindi na po kailangan. Ang totoo po niya na talaga mag-resign na po ako.